Sangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, sa banal na pagdiriwang nito, kinabulita natin ang mahal na Birheng Maria ng Rosario. At upang maging karapat, dapat tayong gumanap, pag-isiyan natin ang ating mga kasalanan at mga pagkukulang. Inaamin ko sa mapapangyarihan ng Diyos at sa inyo mga kapatid na lubakan ng kasal sa isip, salita, sa gawa. At sa aking pagkukulang, kaya sinasama ko sa mahal na Birheng Maria sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawalan tayo ng mapapangyarihan ng Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kawalan mo kami. Panginoon, kawalan mo kami. Kristo, kawalan mo kami. Kristo, kawalan mo kami. Panginoon, kawalan mo kami. Panginoon, kawalan mo kami. Ama naming makapangyarihan, kasihan mo kami ng iyong pagmamahal upang kami nakabatid sa pagbabalita ng anghel tungkol sa pagkatawag-tao ng anak mo ay makapanginabang sa kanyang pagpapakasakit sa pagkamatay sa krus. Sa pagsabit namin sa pagkabuhay niya sa langit, sa pamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Galacia. Mga kapatid, maliwanag ng mga nananalig sa Diyos ang siyang tunay na lahi ni Abraham. Hindi pa may ipinakita na ng kasulatan na pawawalang sala ng Diyos ang mga Hentil sa pamamagitan ng kanilang pananalig sa Kanya. At ipinihayag na kay Abraham ng pamang mabuting balita. Sa pamamagitan mo ay pagpapalain ng Diyos ang lahat ng bansa. Nananalig sa Diyos si Abraham at siya ay pinagpala. Kaya pagpapalain din tulad niya ang lahat ng nananalig sa Diyos. Ang lahat ng nangyaranan sa pagsunod sa kautusan ay nasa ilalim ng isang sumpa sapagkat nasa saad sa kasulatan sumpain ang hindi tumutupad sa lahat ng nasusulat sa aklat ng kautusan. Maliwanag kung gayon na walang tao ibibilang na matuwid sa paningin ng Diyos sa pamamagitan ng kautusan sapagkat ang pinawalang sala sa pamamagitan ng pananampalataya ay mabubuhay. Ngunit ang kautusan ay hindi nasasalalay sa pananalig sa Diyos sapagkat sinasabi ng kasulatan ang tumutupad sa hinihingi ng kautusan ay mabubuhay sa pamamagitan nito. Tinubos tayo ni Kristo sa sumpa ng kautusan nang siya'y magdusa na parang isang isinumpa. Sapagkat nasa saad sa kasulatan, sinumpa ang bawat ibinitig sa punong kahoy. Tinubos niya tayo upang ang mga pagpapalang ipinangako ng Diyos kay Abraham ay kamtan ng Hentil sa pamamagitan ni Kristo Jesus at sa pamamagitan ng pananalig sa Kanya ay sumaatin ang Espiritu ipinangako ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pangangunan po natin lagi nating gunitan.
tinanampayan. Kasama ng lingkod na hinihirang, napakadakila ng gawa ng Diyos, pinanadabi ka ng lahat ng lingkod. Sa samsamin ito ang mga sandata,
kanyang inaasahan at ipamamahagi ang ari-arihang inagaw. Ang hindi panig sa akin ay laban sa akin. Ang nagkakalatang hindi tumutulong sa aking mag-ipon. Kapag lumabas na mula sa tao ang isang masamang espiritu, ito'y gumagala sa matigal na lugar at naghahanap ng mapagpahingahan. Kung walang matatagpuan, ay sabihin ko sa sarili, babalik ako sa bahay ng aking pinanggalingan. Babalik, pagbabalik, ay matagpuan niyang malinis ang bahay at maayos. Kaya lalabay siyang muli at magsasama ng pito pang espiritu, masasama kayo sa kanya. At papasok sila at maninirahan doon. Kaya sumasama kayo sa dati ang kalagayan ng taong iyon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ang pagabalayas na Jesus ng demonyo ay siya ay pinaratangan ng mga pariseo na ginagawa niya ito sa pamagitan ng kapangyarihan ni Beelzebub, ang prinsipe ng demonyo. Sinasabi ni Jesus na hindi pwede yun. Kasi ito yung mga eternal beings. Ito ay meron ng eternal na pagpili. Yung mga itinuturing nating mga demonyo ay pinili nila na hindi sumunod sa Diyos. Yung mga anghel ay kanilang pinili na sila ay eternally. Hindi lang ngayon, ngunit hanggang sa wakas. So yung mga demonyo ay kanila ay pinili nalin na hindi sumunod sa Diyos. Ang mga anghel ay pinili nila hanggang sa wakas na sumunod sa kalooban ng Diyos. Kaya yung demonyo, hindi ba pwedeng gagawa ng mabuti? Kasi they have chosen an eternal no. Ang kanilang pagtugot ay ang pag-ayaw na nila sa Diyos. Kaya, sinasabi ni Jesus, hindi pwedeng hatiin ang kaharian ng isang pang nag-aagaw nito. Yan po yung kapag pinag-usapan natin ay mga anghel at mga demonyo. Kapagkat sila ay pumili na magpasawalang hanggan. Kaya bahagi yun o na kung saan yung makikita po natin na ipinamamanig na ang paggawa ng mabuti na hindi gawain ng demonyo. At lalong-lalo na rin ngayon, isang nais natin na bigyan ng pansin kasi ngayon ay kapistahan ng mahal na birhen ng Rosario, yung manalangin. Yung mga tao na nanalangin, natatakot yan. Natatakot yan ang demonyo. Kasi hindi yun ang kanilang gawain. Hindi yun ang kanilang pagkilos. Kaya takot ang mga demonyo sa panalangin. Kaya bahagi nyo na kontusin po ay dapat natin na sabi nga natin, palagi tayong manalangin. At alam po natin, no? Sabi nga natin na napakahalaga yung ating mga panalangin, yung pinakamataas na atas ng panalangin, of course, yung misa. At yung isa, hindi yun naman lahat ang nakagagamit mo. Pero ini-introduce na ho natin yung tinatawag po natin breviario, yung divine office, na kung natusin po ang may obligation nito ay ang mga pari at mga madre. Pero, hindi na ulugan na hindi na kayo pwede. Ito yung ating dinadasal kapag Webes, yung bago tayo mag-expose ng Blessed Sacrament sa umaga,
ng 7 o'clock. At bago tayo mag-repose ng Blessed Sacrament ng 7 o'clock sa gabi kapag Webes, yung morning and evening prayer, yung divine office, yun po ay ang gamit yung talaga ay Biblia. So, pero sabi mo nga, dun sa mga may cellphone, pwede ninyong gamitin na yun. Yun ay ginadasal araw-araw. Hindi lang po morning at evening, kung usin ay meron pa yung mid-morning. Meron pa yung noon at mid-afternoon na prayer. So, well, of course, yung isa na kalimitan natin itinatasal ay, of course, yung basic Christian prayer. Ama namin, Aba Ginoong Maria, sumasampalataya, papuri. And of course, yung ating ipinagdiriwang ngayon, ang mahal na Birhen ng Rosario, ang pagdarasal ng Rosario. Kaya yung kumisan ito ay isang panalangin na nakakalimutan natin magdasal ngayon. Hindi na ho lahat, alam mo. Kaya ako nalalaman, kapag po ako pumupunta sa mga sikol, lalong-lalo na ho yung mga naghihingalo na, no? Sinasabi ko doon, kung maaari ay magdasal ng rosaryo. Doon sa naghihingalo, magdasal ka agad. Pero doon sa medyo malakas pa, ang sinasabi ko, kung maaari ay magdasal yung pamilya ng rosaryo every night o every day, kahit depende sa oras na sila ay kumpleto o maaari o mas marami. Ang sinasabi, hindi ang tanong ko, sino marunong? Eh, meron ng kumisa na bukod sa pamilya, hindi marunong. Kaya kumisa sinasabi na, oh, sige, ay sana ay mayroong magtulong sa inyo, isang church worker. Pero sa bahagi po, napakahalaga yung Santo Rosario. Lalo-lalo na ngayon, kasi pinagdiriwang natin ngayon sa araw ito na ginugunita natin ang mahal na Birhen ng Santo Rosario. Gawa po na isang pangyari sa historia ng simbahan. Ito po ay mga 7th century, 8th century ng simbahan na kung tusin po ay kung tawagin natin ay Battle of Lepanto. Asan ba yung Lepanto? Ito'y bahagi ng Italy. Ay bahagi po ito sapagkat napakahalaga ito para po sa buong Europa. Kasi ito'y nag-advance na ho ang Ottoman Empire. Yun ang isang malakas na superpower ng panahon na yon, the Ottoman Empire, ay bahagi ho na kung tusin po ay kung natalo ng Ottoman Empire mga forces doon po sa Europa ay siguro po ay hindi ko alam kung tayo ay mga Kristiyano pa. So, ito po kasi mga Muslim. Kasi yung katulad po halimbawa yung bahagi ko ngayon, no? ng lugar ni St. Augustine. Dati ko kasi yung Algeria. Hindi po yung tawag ko sa lugar ni Algeria. Ay yun ang una yung mga Katoliko. Ngayon, wala ka nang makikitang Katoliko sa Algeria. May wala mo atang simbahan doon ng Katoliko sa Algeria. Kasi Muslim country yun. So, totally wiped out. So, kaya po kung sakaling natalo doon, yung ating mga naval forces, kasi po yun ay naval battle. Kasi noong unang panahon, yung superiority in war,
Hindi yung katulad ngayon na yung superiority kapag sa laban na air na ngayon. No? Kung sino yung malakas sa air support, yung kalimitan ang nananalo. Pero ngayon, noong unang panahon, wala pa namang mga aeroplano. So ano yung kalimitan ang kinakabin noon? Ang pinaka-superior na pinagbabasihan ay yung naval battle, yung gyera sa dagat. Kasi mas mabilis. Kung natalo doon, nasimula nang makapasok ang Turko, the Ottoman Empire, na siguro po, walang matilang Kristiyano. Sabagat yun, yung kasi, no, kaya po ngayon, makita po natin, sa mga Middle East, may mga kingdom na walang ibang relihiyon, kundi Muslim. Na makita ka na ikaw ay magandanda ng krus, may mga kingdom mo, no? Sa Middle East, na kapag nakita ka na nagandanda ng krus, umulihin ka. No? At ikaw ay paparusahan. Anong parusa? Hagupit. Bawal mo sa kanila. To see you in public places na iba ang iyong dinadasal, kundi ang dasal lamang nila. Hindi naman ulahan, pero malaki. Kaya ipinahayag na ang araw na ito ay palaging sariwain at iparamaliko sa mahal na Birhen ng Rosary. Sa pasipagat yung araw na yon, ay sinabi ng Papa, magdasal ng Rosary sa loob ng Kristiyan. Kaya bakit ito tayo involved? Kasi nung panahon na yon, 8th century, wala pa po tayo. No? Hindi pa tayo kilala noon. Ang kilala lang noon ay Europe at saka yung Middle East. Wala pa yung Amerika. Yung tinatawag na New World. Wala pa yung Amerika, wala pa yung Asia. Tayo lamang ay na-discover ni Magellan noong 1521. No? So, another 7 years. So, bahagi yun na kontrusin po. Kaya pinagkaan nyo si Panelin yung kahalagahan ng panalangin. No? Kahalagahan ng panalangin. At isa po rito ay may balik natin yung panalangin ng Santo Rosario. Kasi po ngayon ay makita po natin, no? Sabi nga po, ito ay, well, noong unang panahon, alam natin ay tatlong misteryo lamang. May dinagdag si Pope Benedict. Ano yung dinagdag? The mystery on the luminous mystery. So, hindi ko lang alam kung si Pope Benedict ba o si Pope John Paul II yung nagdagdag. No? Pero yung dinagdag yung luminous mystery. So, we have 4 mysteries. At alam natin, ito ay tumutukoy, itong mga misteryo na ito ng Santo Rosario, ay tumutukoy sa buhay ni Jesus na kasama si Maria. Pero itong lahat na ito ay makita natin, buhay ni Jesus. At nakita rin po natin na kapag naroon si Jesus, na andoon si Maria. Kaya mo isang napakanda yun, kaya nga sabi nga po ng unang panahon, kasi ngayon, itong panahon na ito, bago po mag-16th century, kasi noong 1500 lang naman nauso yung printing press. Pero kahit nang nauso na ng printing press, mamahalin mo. No? Nauna, talaga, kapag may Biblia ka, mayaman ka. Kaya nga nauna, ang tawag sa Rosary rin, the Poor Man's Bible. Kasi kahit naman paano, wala ka lamang aklat, wala ka lamang bersikulo, wala man lamang kapitulo. Pero nandun yung buhay ni Jesus. Katulad na lang po halimbawa na joyful mystery. Ano ba yung joyful mystery? First joyful mystery ay the Annunciation. Second joyful mystery ay the Visitation of Mary to Elizabeth. The third joyful mystery ay ang birth ng ating Panginoon sa Kristo. The fourth joyful mystery ay
ang presentation of Jesus sa temple, yung fifth joyful mystery, yung the losing and finding of Jesus at the temple. Ay, kita po natin nandun na yung buhay ni Jesus. No? So yung joyful mystery, kung makita po natin yung buhay ni Jesus at yung early life. Yung luminous ministry o light mystery ay yung pangaral ni Jesus, yung public life. Yung kanyang ministerya. Yung happiness, yung sorrowful mystery niya, paghihirap at pagkamatay ni Jesus. Ang glorious mystery ay di yung kanyang muling pagkabuhay at ang kanyang pag-akyat sa langit kasama si Maria. So kaya po, bahagi, kaya ang tawag natin the poor man's Bible. Kaya bahagi ng ating paghinilay. Sabi ko nga, nakalulungkot na lamang na kakaunti. Kuminsan ay isang bahagi na huwag nating kalimutan. Pero sana po, kung talagang gusto lamang magdasal, madali na ho ngayon. Bakit? Kasi mayroon na ho mobile application. Kapag kayo ay may mga smartphone, kung ang smartphone ninyo, at ito po, kung kahit na hindi kayo ituro ninyo, lalo-lalo sa mga bagong generasyon, sa inyong mga apo, mga smartphone, hindi ka malang mag-usaryo. Mayroon kang smartphone. Kung ikaw ang smartphone mo ay Android o Windows-based, i-type mo lang doon. I-Google mo. Sa kung tawagin natin ay Google Apps. May Google Apps kasi. May Windows app. May Apple Apps. I-type lang ay depende mo sa phone niyo. Kasi kung ang phone niyo ay Apple, ay di Apple application. Na-type nyo lang ngayon. Holy Rosary. Ay magagamit nyo mo. Yung ibang mga panunod dyan, ay may kasama pang audio. May voices. Pwede nyo sabayan. May kasabay kayo kahit na kayo nag-iisa. Kasi may voices. Pero yun po sana, kahit na po yung tinatawag natin na divine office ay, o yung breviary, meron din ho dyan sa smartphone ninyo. Katype nyo lang ay I, breviary, o divine office. Meron din ho doon. Kaya masabi na natin, kahit ngayon sa halos po yung panahon, ay makita natin yung kahalagahan ng magdasal. At isa po yung kahalagaan kung bakit tayo magdarasal-alit na ipinapaalala hindi lamang po yung pagkatagumpay natin doon sa Battle of Lepanto o yung tagumpay natin laban kay Satanas para tayo ay ipagtanggol sa mga demonyo. Huwag tayong maalihan ng demonyo. Sa ngayon po sa mga pag-aaral, kalimitan ng mga inaalihan ng demonyo, yun yung hindi mga nagdarasal. Sa Archdiocese of Manila, very active po yung kanilang ministry on exorcism. At tuwing Sabado, mayroon silang program. Kung hindi po ko nagkakamali, ayun ay 5 to 6 o'clock o 4 to 5 ata ng hapon sa Radio Veritas. Ay makita niyo po na doon, kalimitan sinasabi nila doon sa mga inaalihan ng demonyo na na-exorcise nila ay kinakailangan pa rin natin magdasal. Magdasal. Ano tanong kalimitan nila? Magdasal ng Santo Rosario, magdiwang ng misa, tumanggap ng komunyon kung walang hadlang. At anong kalimitan na pinagbabawal? At nakita po natin doon sa mga inaalihan ng demonyo, sinasabi po doon, kalimitan ng mga inaalihan ng demonyo
Hindi naman ho lahat, pero kalimitan ng mga inaalian ng demonyo, Ellen. Ito yung mga hindi nagdarasal. Ito yung mga nagpapagamot sa faith healer. Faith healer. Ito yung nagpapatapal-tapal. Faith healer yun eh. Eh, grabe nga kapag kayo ay may sakit. Eh, pumunta kayo sa pare. Hindi lamang po rito. Hindi lamang sapagat tayo ay parokya na nahalaga sa mga may sakit. Na nagpapagaling. At sabihin niyo, Father, no, ay ilapat ninyo ang inyong kamay at ipanalangin ninyo ito. Pero hindi po naman gamot yun. Pero bahagi mo, kasi tinatawag natin faith healer. Ay ito, ito yung mismo yung pananampalataya ninyo. Ay bakit kung kayo nagpapagamot? So, idalangin ninyo. Hindi ko sinasabi na hindi na kayo iinom ng gamot. Pero ito yung bahagi. Kasi kalimitan, sinasabi mo, yung mga kalimitan na inaalihan ng demonyo ay may history na sila ay nagpagamot sa faith healer o nagpahula. No? So, kalimitan daw kasi doon dumaraan. Nabubuksan yung pintuan. Ano pa? Yung kung mga naglalaro ng spirit of the glass. Masama po yun. Yung mga naglalaro. Kasi kaya tinatawag mo ang isang espiritu na wala na sa daigdig na ito. Nasa ibang realm. So, binubuksan ninyo yung pintuan na kung ito sinto ay hindi dapat sila pumasok sa lugar na ito. Pero ito po yung mga dagdag lamang na dapat po natin makita. Pero binibigyan natin ng pansin yung kahalagahan ng panalangin. Kaya nga po sinabi sa ibang hedo rito, na kapag pinalayas ng demonyo, yung isang masamang espiritu, pinalayas ng Diyos yung masamang espiritu, yun ay maghahanap. Maghahanap ng ibang lugar. Ang sabi ko nga, kalimitan, kapag kayo ay may bagong bahay, o hindi ko kaya ay kayo ay mangungupahan sa ibang bahay, yung inyong pinangungupahan sa ibang bahay ay iba yung nakatira na una, isa na po pabilisan ninyo. O lalo-lalo na ho, eh, Padre, wala na, tagal na walang nakatira dito, lalo yung pabilisan. Kasi yan ang mga pinupuntahan ng mga masasamang espiritu. Maliwanag na nakalagay sa banal na kasulatan. Naghahanap sila ng mapagpahingahan. Isa sila magpapahinga. Alangaman kung sila magpapahinga sa talahipan. Ay di doon sila doon sa mga lugar na magaganda. Ay, umisa may mga bahay na magaganda pero walang tao. Kaya kalimitan sinasabi ko din doon sa ibang mga nagpapabless ng bahay na kumisan sila ay babalik sa ibang bansa. Sabi ko, patitirhan mo yung bahay mo, ha? Kasi kapag walang titira dyan, iba titira dyan. Kasi wala silang nakikitang naroon sa bahay. So, bahagi po itong lahat ng ito. Pero ano yung nangis sa ating bigyang pansin? Yung pagdarasal ng Santo Rosario. Pagdarasal. In general, pagdarasal. Pero lalo-lalo na ngayon, dahil ngayon ay kapistahan ng mahal na perihan ng Santo Rosario na siya nagpag-adya sa atin doon sa nangyari sa labanan sa Lepanto. At isa pa ho, sa pagdarasal ng Santo Rosario, kasi kung minsan ito nakikita ko, nakakalimutan na ninyong dasalin yung pagkatapos ng mystery. Pagkatapos mo ng bawat misery, may dinadasal tayo eh. Ano yung dinadasal natin? O Jesus, yung pagkatapos ng pagdarasal ng isang misteryo, O my Jesus, ano yung sunod? Forgive us our sins, bring us the everlasting life. Siapa sih?
O my Jesus, forgive us our sins. Save us from the fires of hell. And bring us to everlasting life in heaven. Huwag niyong kalimutan yun. Kasi yun po naman, yun po naman ay isang mensahe na ipinibigay ng Our Lady of Fatima. No? Pero kaya yung itinagdag sa ibang pagkakataon ko po pag nilay-nilayan natin yun. No? O my Jesus, forgive us our sins. Forgive us our sins, bring and save us from eternal fire. Save us from hell and bring us to eternal life. At tapos, ano pa doon? May mercy on you. Have mercy on us and bring us to eternal life. So, and bring us into heaven. Bahagi yun ako sana bahagi natin kasi yun nandun po yung four elements na itinuturo naman ng Our Lady of Fatima. But anyway, bahagi pa rin ngayon kasi sa pagdarasal natin ng Santo Rosario. Kasi kung minsan nakakalimutan natin, at sabi nga natin nakakalimutan natin yung pinakahuling, O my Jesus, forgive us our sins, save us from the fires of hell, bring us to everlasting life. Have mercy on us and bring us to everlasting life. May kasama po doon, have mercy on us and bring us to everlasting life. So, bahagi po ng ating paginilay na ito po, sa kabistahan ng mahal na bilin ng Santo Rosario at sa paanyaya ng ating Ebanghelyo sa pagpapalayas ni Jesus ng masasamang Espiritu. Ay sana po ay tunay na maging gabay natin sa pagkilos natin sa daigdig na ito upang tunay na maging bahagi ng ating pagkilos bilang katulad. Bakit po? Sabi nga natin, kalimitan sinasabi ko, what makes the mass the yung misa bilang pinakamataas na atas ang panalangin? Sapagat nandun sa Jesus, katawan at Espiritu. Ang bahagi yun na kung saan huwag natin kalimutan na sa bawat panalangin, bagamat yung bawat panalangin, ay tayo ay naging katulad ni Maria. Kasi si Maria nakita po natin, lalong-lalong sa pagdarasal ng Santo Rosario, na doon sa mga misteryo ng Rosario, nandoon si Jesus, nandoon si Maria. So katulad ni Maria, nandoon palagi si Jesus. So katulad ni Maria, sa gitna ng ating panalangin, ay naroon si Jesus. Kaya ano sabi, the victory will be handed to us by Christ through Mary. Yung daw inaasar natin ang tagumpay, tagumpay laban sa kasamaan, tagumpay laban sa kasalanan, sa tagumpay na maaaring nating iniisip sa daigdig nito, ay ibibigay sa atin ng Diyos sa pamagitan ni Maria. At yun po ang huwag natin kalimutan, lalo-lalo na, kasi yun yung bahagi na ibinibigay rin po ng mga dasal sa pamagitan ng panalangin naging katulad tayo ni Maria. Nakakasama natin si Jesus. At kapag kasama namin si Jesus, walang demonyo lalapit sa iyo. At hindi ka lalapitan ng demonyo. Kasi hindi pwede lumapit ang demonyo kay Jesus. Si Jesus ang nagpapalayas ng demonyo. Tayo nagkakatibon-tibon sa kapangyarihan ng Espiritu Santo upang ialay ang banal na misa ng ating Ama na sa langit
Bilang pasasalamat dahil sa malaking pag-ibig na ipinadama sa atin sa pamagitan ng pagbibigay ng Kanyang Anak, ng ating Panginoong Jesucristo. Sa Kanyang Anak ay ipinahayag niya ang marundong niyang pag-ibig sa pamagitan ng sagisag ng Kanyang puso. Samantalang inihanda ang pagbubuklod ng ating mga puso sa Kanyang paghahantong ng sakripisyo ng Eukaristiya, tayong manalangin sa Kanya para sa ating mga pangailangan at sa mga pangailangan ng bayan ng Diyos. Panginoong Jesucristo, iyong ipinangako na kung saan man may dalawa o tatlo na nagkakatipon sa pangalan mo, ikaw ay nasa piling nila. Harina sa amin magkatipon-tipon dito upang parangalan ka sa iyong kamanal-manalang puso. Punuin mo ang aming mga puso ng iyong pagpapala, biyaya at pagpagningasin mo sila sa apoy ng iyong pag-ibig. O dakilang Jesus, dinggin at pagkaloob ang aming mga kahilingan. Panginoong Jesucristo, sinabi mo, humingi kayo at kayo bibigyan. Humanap kayo at kayo makatatagpo. Kumatok kayo at kayo ibubuksan. Ipagkaloob mo sa amin na maragdagan ang aming pananampalataya, pag-asa at pag-ibig upang kami manatiling tapat sa aming ipinangako sa binyag hanggang kamakaya. O maibiging Jesus, dinggin at pagkaloob ang aming mga kahilingan. Panginoon Jesucristo, sinabi mo, lumapit kayong lahat sa akin na nahihirapan na bibigatan. Sa pasanan kayo aking pagiginawain. Kami lumalapit sa iyo ng buong pagitiwala na sa iyong awaying pag-ibig ay pag-aangin ang lahat ng aming pasaning pangkaluluwa at pangkatawang. O butihin Jesus, tinggin at pagkaloob ang aming mga kahilingan. Manalangin tayo ngayon para sa layunin ng banal na iglesia at para sa bayan ng Diyos. Para sa Santo Papa sa Roma, sa mga obispo at pari, sa buong daigdig at bayan ng Diyos, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoong Jesus, tingin mo ang aming panalangin. Upang sa daigdig na iyong pinarituhan, upang iligtas ang lahat ng tao, ay matutong kumilala sa iyo at buksan ang kanilang puso sa iyong pag-ibig, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoong Jesus, tingin mo ang aming panalangin. Para sa banal na iglesia na bungkal sa iyong tagdiran, at ikaw ay namatay sa krus upang ito'y dalhin ang lahat ng tao sa tunay na daan, katotohanan at buhay, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon Jesus, tingin mo ang aming panalangin. Para sa lahat ng nahihirapan upang makatagpo sila ng kaaliwan, para sa kanilang mga diwa sa iyong matamis na pag-ibig, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon Jesus, tingin mo ang aming panalangin. Para sa lahat ng naririto ngayon at naghahanap ng iyong tulong sa kanilang pangkatawan at pangkaluluwang pangangailangan, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon Jesus, tingin mo ang aming panalangin. Panginoon Jesus, tinawag mo kami upang makikabahagi sa iyong makaliligtas na misyon. Bagamat kami makasalanan, tinatanggap namin ang misyong ito at aming sinasariwa ngayon ang aming mga pangako sa inyo. Sinasariwa namin ang pag-aandog ng aming sarili sa iyong kapanalbanalang puso. Inialay namin sa iyo ang aming mga sarili, mga mahal sa buhay, ang lahat ng aming at aming ginagawa at lahat ng aming paghihirap upang makiisa sa iyong eukaristikong pag-aandog sa aming amang nasalangin. Upang makapaglingkod sa iyo ng buong katapatan, isinasamo namin sa iyo aming dakilang tagapamagitan upang makamta namin ang mga biyayang hinihingi ng nobenang ito. Kung ang aming kahilingan ay hindi sa ikaw, lalong ikalulahagi ng Diyos o para sa kabutihan ng iyong aming kaluluwa, ipagkaloob mo sa amin ang lalong kasisiyan na iyong dakilang kabutihan. Pagdibayin mo ang aming pananampalataya at papagningasin mo ang aming mga puso upang kami